Magandang araw! Kamusta kayo? Handa na ba ulit kayong matuto? Ako nga pala si Teacher Gladys, ang isa sa magiging gurong gabay ninyo sa araw na ito. Kaya ihanda ang tenga, ang mata at ang isip upang matuto. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, meron muna akong papakitang mga larawan sa inyo. Tingnan mabuti ang mga ito. Anong napansin nyo sa dalawang larawan? Kung papipiliin kayo, ano ang mas gusto ninyo? Siyempre, sigurado ako ang pipiliin nyo ay ang larawan ng batang malinis at malusog na bata. Alam nyo ba kung paano maging katulad niya? Alam nyo na ba kung paano ang wastong paglilinis at pangangalaga sa ating katawan? Kaya tayo nakinig na kay Teacher Lorna upang ituro sa atin ang wastong pangangalaga ng ating katawan. Hello mga bata! Kamusta kayo? Mabuti naman at kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pangangalaga sa ating katawan. Handa na ba? Tamang pangangalaga sa sariling katawan. Maligo araw-araw gamit ang sabon, shampoo at tuwalya para patuyuin ang katawan. Pangalawa, palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Gumamit ng sabon upang siguradong maging malinis ang ating mga kamay. Pangatlo, kumain ng masusustansyang pagkain katulad ng mga gulay at prutas. Ito ay makakatulong sa ating katawan upang ito ay lalong maging malakas. Panglima, magsipilyo pagkatapos kumain. Gumamit ng toothpaste at toothbrush. Siguraduhin malinis ang ngipin palagi. Mag-ehersisyo palagi. Ito ay makakatulong din upang maging malakas ang ating katawan. Matulog ng maaga sa gabi. Siguraduhin kayo ay natutulog ng 8 hanggang 10 oras para higit na mas malakas ang inyong katawan. Gupitin ang mga kuko sa kamay at sa paa. Gamit ang nail cutter. At sa tenga naman, kapag ito'y lilinisin, gagamit ng cotton buds. Humingi ng tulong kay mama kapag lilinisin ang tenga. Uminom ng bitamina at 8 basong tubig araw-araw. Ito ay higit na makakatulong upang mas mapangalagaan at lalong lalakas ang ating katawan. Nakinig ba kayo kay Teacher Lorna? Magaling! Alam niyo na ngayon ang wastong pangangalaga sa ating katawan. At sigurado akong kayang-kaya niyo masagutan ang ating module. Sa pagtatapos ng ating aralin, mayroon akong ituturong tula sa inyo tungkol sa pangangalaga ng ating katawan. Ito ay bilang paalala at higit mong maunawaan ang ating pinag-aralan sa araw na ito.
tula ay pinamagata, katawan ating alagaan, tula na ginawa ni Teacher Gladys Frejas para sa inyo. Katawan ating alagaan ni Teacher Gladys A. Frejas. Ating katawan, mahalin at alagaan, pagkat ito'y bigay sa atin ng Diyos na may kapal. Masusustansyang pagkain ay laging kainin, pag-ehersisyo din ay laging mong gawin. Ating katawan, panatilihing malinis upang lumayo sa atin ang anumang sakit. Mga maling gawain ay ating iwasan upang ang katawan ay mapangalagaan. Katawan, ating alagaan. Ang ating katawan, mahalin at alagaan, pagkat ito'y bigay sa atin ng Diyos na may kapal. Masusustansyang pagkain ay lagi mong kainin, pag-ehersisyo ay lagi mong gawin. Ating katawan, panatilihing malinis upang lumayo sa atin ang anumang sakit. Mga maling gawain ay ating iwasan upang ang katawan ay mapangalagaan. Nawa ay gamitin ninyo ang inyong mga natutunan sa wastong pangangalaga ng inyong katawan upang lumaki kayong mga bata, malinis, malusog at masaya. Hanggang sa muli, paalam!